puro mga haka-haka lang unang naririnig natin sa train 2. Pagkatapos, marami tayong naririnig din na hindi magandang reaksyon ng hindi lang ng mga kababayan natin, kundi pati ng mga nasa business community tungkol doon sa train 1. So, yung explanation doon sa train 2, hindi pa namin naririnig. Ngayon, early this morning, when I was listening to the explanation of the Secretary Carl Chua, malinaw na magiging beneficial ito. Baliktad doon sa maaaring effect ng ibang portions lang ng train 1, kasi marami rin provision sa train 1 na makakabuti talaga eh. Pero meron nga mga hindi magandang reaksyon at nagkaroon at binibintang nga natin na part of the inflation was because of that. Para magkaroon ng mas malino na pagdidebate at pag-uusapan, file ko sa Senate ito. Ipa-file ko yung version bukas. I-review ko lang ngayon and then tomorrow I'll be meeting with USEC 2. At excuse me, pag malinaw na, I'll file it tomorrow. Sir, lumalapit ba sila sa inyo? Kasi walang ibang gusto ng sponsor naman. Yeah, walang lumalapit sa akin. Walang lumalapit sa akin. Narinig ko lang talaga yung conversation nila ni Ted Pailon. Sa radio naman. Oo. Eh maganda yung explanation na mukhang malinaw. Sabi ko nga, aba. Pagka ganun, mas beneficial pa ito. I'll file it tomorrow. And then that will give the chance to the Committee on Ways and Means to tackle it at ma-explain kang mabuti sa atin, hindi lang sa atin, pati sa mga kababayan natin.